Good day everyone! In this video, mag-unpack tayo ng murang keycaps from Lazada. Magmo-modify din tayo ng Machenike gaming keyboard from black to white keycaps. And magbibigay din ako ng insights and thoughts. And magbabanggit na rin ako ng mga pros and cons along the video. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's do this! So upon opening the plastic, ayan, may maliit siya na styrofoam pang-protect doon sa keycaps, pero in my opinion hindi siya enough para protektahan yung product na nasa loob, kasi pag nadaganan to and mukhang brittle siya, tignan, pakinggan, tingin ko mababasag agad. So ito siya, ayan. Mukha siyang double injection pag tinignan. So check na lang natin, since mumurahin lang naman to, 276. Biruin nyo sa daming ito, 276 lang. So titignan ko kung ilang buwan lang to tatagal or ilang araw. Papalitan ko na to. Magwa-white naman tayo ngayon, white team. Tignan natin kung maganda siya tignan. So ayun na nga, natanggal ko na lahat ng keycaps ng aking keyboard. So ang gamit ko nga pala is black switch ng Machenike. And then ito yung mga keycaps niya, black, yan. Pinattern ko pa rin siya para pagkukunan ko siya ng idea later on kapag itong mga puti, lagay ko na dito. Parang manipis yung mga keycaps na dumating eh, no? And then, na-realize ko, nung natanggal ko na yung keycaps ng aking keyboard, manipis din pala siya. So, ayan. The same lang sila. Manipis lang din. Mukha silang, ano, brittle pakinggan pag inalog-alog mo. Pero, tingin ko mukhang okay naman kasi nagamit ko tong black keycaps na to. Is, okay naman. Wala naman akong problema. And then, dito, double shot tong ano stock keycaps ko, which is itong black ito. And then ito, double shot siya, kaya lang hindi bo, ayun oh, 3/4 lang nung keycap yung may double shot. So titignan natin kung magwawabol ba to later on pag na-install na natin. Let's go, i-install ko na muna to. Eto, natapos ko nang ikabit. So, nakabit ko na yung mga white keycaps na binili ko from Lazada. So, ito yung stock niya. Ayan, yung black. So, yung profile niya, itong puti, compare sa stock. Halos parehas lang naman. And, ayan na itsura niya. Nagustuhan ko yung kinalabasan niya. So, parang malinis siya tignan. Ayan. So, ang downside nga lang, no, pag nag-customize ka or nagpalit ka ng keycaps, is yung mga legend. So, ito kasing keycaps na to, is yung legend niya, yung talagang normal na nakikita sa isang keyboard. So, may mga brand kasi ng keyboard. So, kada brand, iba-iba ng legends. Iba-iba din ng functions. So, kagaya na lang nitong function key, yung mga F1 to F10. Dito kasi sa stock, may mga legend yan. Ayan, kung makikita nyo. So, may sub-legend siya. So, F function sa taas. And then, sa baba, may mga sub-legend. May previous. May next. Mayroong control ng light. And then, dito sa keyboard niya, yung functionality. Yung wireless. Kagaya nitong 1, 2, 3. Ayan. So, may Bluetooth na sub-legend siya. So, ibig sabihin yan, tatlong device yung pwede niyang i-pair or pwede niyang gamitin ng sabay. So, marami pang iba, ano, kagaya dito. Ayan. Sa ilaw ng keyboard na to. Versus dito sa keycaps na nabili ko. So, wala. So, itong legend ng keycaps na to is mga generic. So, kung palagi niyong ginagamit itong mga legend na to na built-in sa inyong keyboard, advice ko lang na
dapat natatandaan nyo or huwag nyo nang palitan para hindi nyo makalimutan. And then, yung sa nabili ko nga pala na keycaps, ito yung profile niya. So, maganda naman. Ito yung sound quality niya. Sound check. And then, mas nagustuhan ko siya lalo. Parang masarap siyang pindutin. So, later on, check natin kapag may ilaw na, no? And then, yung ito pa yung mga extras na keycap. Ayan. So, number. And then, itong mga, ayan. Mga legend na yan. So, ilang piraso yan? 6, 10, 15, 24. So, 24 piraso ng keycaps ang hindi ko magagamit. So, ayan. Check na natin pag may RGB. So, ayan. I-on na natin. Tignan natin yung RGB. So, ayan siya. Nung nag-on na, may RGB. Tingin ko mas lalong gumanda at lumiwanag pa. Right, so ito pala yung ano, pampalakas at saka hina ng ilaw. Presyo yung FN and F5 simultaneously. Ayan. So ayan, wala na siyang RGB, no? Na-off na. And then presyo ulit FN plus F6. Ayan. Yan, may RGB light na siya ulit. So, pinakamalakas na yan. Yan. Yan yung kulay niya. Alright. So, yan. Magigaming na ako dito. Let's go!